kabayan, kami po ay patungo sa aming bukidin. Napakahirap ng daan. Talagang sobrang hirap. Kung kamuti. Talagang kahirapan ang pagdaan sa daan na ito. Dala na. Very difficult.
guys, may magandang hapon sa inyong lahat, sa ating lahat. Nandito po ako ngayon sa dati ko pong sinasaka na bukid, yung tinataniman ko po ng ubi. Dito po sa Turuyan. Ito po yung bahay dati namin na tinutulugan dito. Ayan, sirang-sira na po. Tinatawag naming payag, yung kubo. Ayan. Yung mga damit ko dati, oh, yung shirt na itim. Ayan. Matagal na po akong hindi nakapunta dito, mga mahigit isang taon na. Dito, dyan, dito po ako nagtanim noon ng ubi, yung ginagawa ng para ice cream, yung ubi na violet. Pakita ko sa inyo guys, parang marami na pong damo yung dati kong tinataniman. Puntahan natin kung may makakuha pa tayo ngayon. Masarap kasi yung ubi na pangsahog sa ano, lauwi na gulay. Ito po, naka sinunog na yung mga kugon ng ano, yung papa ng asawa ko. Dito po ako dati. Ito po yung ito parte na to, itong nasusunog. Dito po ako nagtanim dati ng ubi. Dito hanggang doon. Yan. Kita nyo yung ganda dito guys. Ang ganda ng view. Malayo ka sa pollution. Saka malayo ka sa mga marites. Maganda talaga tumira dito. Kaso dito, ang hirap dito. Malayo ka sa ano, tubig. Ayan. Sana makadaan tayo dito. Ito po guys, itong mga parte na ito, itong ito, maraming damo. Ito po yung last na tinataniman ko po ng ubi. Ito. Hindi na ako nakabalik dito. Kaya naging ganito na po. Masyado ng maraming damo na tumutubo. Yan. Pababa tayo. Yan guys. Ito yung mga butas na yan. Yung mga ganito. Yan yung pinagkunan namin ng ubi dati. Punta tayo sa baba kasi may naiwan pa ta. May naiwan pa po ako dito na ubi. Kasi pang ano yun, pang seedling uli. Kaso hindi na ako nakabalik dito. Kaya na-abandon. Bagnot na. Asa tamuagi ani. May kakao na pala dito. Naniman ng kakao ng ano, papa ng asawa ko. Hii. Maraming damo. Sa baba, nandun po yung iniwan na ubi. Yung hindi kasi lahat in-harvest kasi nagpaiwan ako ng pang seedling uli. Kaya nga nagkaganito na to. Kag wala akong trabaho, ito na po yung paglinisan ko, pagtatabasin ko talaga itong mga damo na to. Ayan guys, ayan. May ubi na tayong nakikita. Yan, yung mga bago na yan. Yan po yung ubi. Ayan o. Tignan natin kung hindi pa ba lagat yung mga laman nito. Ito talaga yung pinagkaablahan ko noon. Ay,
Kaya nga lang, sobra ng maraming damo. Yan po, ito po yung puno ng ubi. Saka ito po yung dahon niya. Ayay. Ito po yung dahon ng ubi. Tingnan natin kung may laman. Ito po yung puno. Maliit lang po yung laman. Ayan po yung laman niya. Yan. Maliit. Iwan natin. Hanap tayo ng mas malaki-laki kasi pang-ani natin. Panggulay. Ito, baka malaki ito. Ito po guys, ito para malaki ito yung itong puno na to. Matigas. Hindi mo na kailangan dito magdala ng itak or ano pa yung mga pwede mong ihukay kasi malambot po ang lupa dito. Okay. Napakalambot. Ay, lagat naman siguro ni. Ito po. Kain na natin sa kamay. Kamayin na lang natin. Bulan na. Tingnan nyo po. Nagmamadali po ako kasi baka umulan. Tatawid pa kasi tayo ng malaking ilog. Ano tong ubi na to? Ayan. Napakatigas. Kapag harvest ako dito nung nakaraan na mahigit 1,000 kilo. Ay, baka hindi na to pwede gulayin. Pag hindi na to pwede guys, babalik natin para hindi po masayang. Okay, parang matigas. Makuha guys, hanap lang tayo ng isa pa. Ito po yung laman niya, oh. Malaki. Yan. Nandito pa sa may ilalim. Ito. Hanap tayo ng iba. Yung madali lang. Talagang napakatigas. Ito po guys, hanggang doon po sa baba. May mga ano pa dyan. Ubi. Marami pa yan, oh. Yan. Plato. Ito po yung mga ubi. Marami pa po sa may unahan. Ayan, hindi po tayo pinapalad ngayon, hindi tayo makakuha ng ano kasi yung laman ng ubi medyo kuyos na. Parang nangangayayat na. Ito po. Dati malusog pa ito. Kaso sa ngayon, hindi pa talaga ngayon ang season ng harvest ng ubi. Mga Setyembre katapusan. Oktubre ang harvest po. Kaya hindi tayo pinapalad ngayon. Wala tayong magulay mamaya. Wala tayong ulam mamaya. Hindi na natin anuhin. Katulad nito. Ito guys. Yan po yung puno ng ubi. Matigas yan. Malaki siguro ang laman nito. Hayaan lang natin muna dito kasi talagang ano, kuyos na. Hindi na natin pipilitin. Hindi na tayo mag-uulam ng ubi mamaya. Kukuha sana ako, kaya nga ako nagpunta dito para kumuha. Ito po yung kagat. Kinagat ako ng may sugat pa ako dito, ah. Kinagat ako ng alampinig. Yung bubuyog na maliliit. Talaga. Napaka ano nito. Tawag nito sa Tagalog. Ang sa amin, bakilid. Or napakatarik. Na lugar.
po, dito po ako sa dito po ako noon na kumukuha sa pangbili ng ano, mga bigas, ayan dito sinasaka ko ito. To parang nakakamiss nga kasi mahigit isang taon po akong hindi nakabalik dito. Ito na po yung nangyayari. Ang dami na po mga damo. Yan, mga mamalaki ng puno. Po, maraming ubi. Lahat ng pong mga yan, yung mga dahon na kulay green. Yung na kumakapit dyan sa mga kahoy na batilis. Yan po, mga ubi po lahat yan. Hanggang doon sa baba. Yung yan po ang natira. Natira po yan na hindi hinaharvest kasi nung pagharvest nito wala ako kasi nandun tayo sa mga pinapagawang bahay ng pugong biyahero nila Sir Paul, kaya hindi po ako nakabalik dito. Kaya nang harvest ng mga ubi ko, yung mga manugang ko na lang, sila na lang po yung nagharvest. Ayan po ito. Yan. Yang may tawag dyan, yung namamatay na po yung dahon yan. Siguro malalaki na ang laman yan. Kaso, mahirapan po tayong hanapin ang puno niyan kasi napaka marami na pong damo. Hindi po tayo nakakuha ngayon. Sana nakakuha ako para mapakita ko sa inyo kung ano po ang laman ng ubi. Kaso kuyos na. Antayin lang natin na yung kapalit niya laman lumaki para yun ang ating kukunin. Dyan po doon yan po yung mga tinamnan ko ng dati. Almost 3,000 yata yun ka puno pinanim po. Okay. Ito. So, mga butas-butas na ito tulad nito, yan po pinagkukunan na po yan ng laman. Marami pa po ito may laman, may ano pa, may nasitira pa nga oh. Ito pinagkukunan na ito dati. Yan. Diyan. Marami yung mga butas-butas yan. Nakikita nyo mga butas-butas na yan. Yan po yung pinagkunan na. Yan po. Ay! Tayo na kay. Uuwi na po tayo kasi paparating na po yung ano, yung ulan. Parang naliligaw tayo ah. Sana ba yung daan? Nandito pala. Ito, maganda po ang lupa dito. Napakalambot. Ay. Po. Kita nyo guys oh. May malaking ulan siguro paparating oh. Umulan na doon oh. Pagka maabutan tayo ng baha. Pakita ko po sa inyo ang ilog mamaya. Kung gaano kalaki. Ay. Ito. Kasama ko si Janbit ngayon. Alinak, hi anak. Na. Yung anak ko na bye-bye. Na-bye-bye nak. Bye-bye. Yehe. Na. Ayan po yung daan ng ating dadaanan ngayon pauwi po tayo sa bahay ko. Ayan. Dito na po tayo sa malapit sa ilog. Ayan, ito po yung daan. Ayan yung daan. Ayan. Daan dyan sa baba yung ilog, dyan tayo tatawid mamaya. Dito po tayo ngayon no. Kita po nyo ang daan, sobrang napakahirap po para sa mga mamayan po ng Sitio Sandunan. Talaga po nakapahirap sa transport.
partition po nila. Ayan. Ayan po guys, oh. Tingnan po yung motor na marami pong karga yung motor. Sako-sako. Yan po ang paraan para makatawid sa ilog na yan. Sasakay din tayo dyan mamaya.